Hello guys. So, for today's vlog is gagawa po tayo ng simple pasta dish at simple soup at gravy. Simulan na po natin. So, ayan guys, yung mga ingredients ng soup. Meron tayong chicken, egg, sibuyas, bawang, tsaka paminta. Tapos, ayan yung kaserola guys na paglulutuan natin ng soup. Chicken soup. So, ngayon guys, buksan na natin yung kalan. Ayan, bukas na yung kalan guys. Hintayin na natin paminit yung kaserola. Lagyan na natin ng mantika. Ayan. Konti lang guys yung mantika. Yung sakto lang sa sibuyas tsaka sa bawang. Panggisa. Ayan, painitin muna natin saglit. Tapos guys, ilagay na natin yung bawang at sibuyas. Tapos ang susunod guys na ilalagay natin ay yung chicken. Nating mag-brown yung chicken. Ayan. Haluin lang natin ang haluin hanggang sa mag-brown siya. Golden brown. Ganon. Kasi kailangan ito talaga yung chicken. Lagyan natin ng tatlong basong tubig. Ayan, nalagay na natin yung isang basong tubig. At ito na yung pangalawang baso. Ito na ang pangatlong baso. Tapos guys, hintayin muna natin siyang pumulo. Tatakpan natin. Ayan na guys, kumukulo na yung soup natin. Ilalagay na natin yung egg. Ilalagay na natin itong egg. Tapos, hahaluin natin siya. Haluin natin ng haluin. Para yung egg madissolve. Tapos sunod guys, papakuluan ulit po natin. Takpan ulit na. Hintayin po natin mga ilang minuto. Ilalagay na po natin yung paminta. Kumukulo na ko siya ulit guys. Ilalagay na natin yung paminta. At saka yung asin. Ayan. Haluin ulit natin. Ayan, may instant soup na tayo. Chicken soup. Tara, atin ang tikman. So, ayan guys, atin ang tikman yung chicken soup na ginawa natin. Instant soup. Tikman na natin guys. May init-init pa siya, kailangan natin siyang hukan.
Sakto lang yung lasa niya, guys. Sakto lang yung lasa niya. Lasa mo pa rin yung chicken tsaka yung egg. Masarap siya, guys. Kaya ano pang hinihintay nyo? Luto na! Ang ating sunod na lulutuin po ay simple pasta dish. At ito po ay carbonara. At ipapakita ko po sa inyo ang mga ingredients. So, ito na po yung ating mga ingredients. Ito po yung pasta. Yung pasta po, niluto na po yung kanina. Kaya, andyan na po. Tapos, meron po tayong Nestle cream. All-purpose cream. Tapos, meron po tayong bawang at sibuyas. Asin at paminta. At meron po tayong hinimay-himay na sardinas. Na puting sardinas. Ayan po ang ating mga ingredients. Tapos ayan guys, mainit na yung kawali. Ang sunod natin gagawin ay ilalagay natin yung mantika. Maglalagay tayo ng konting mantika sa kawali. Ayan guys, sunod natin ilalagay ay sunod ay bawang. Sunod natin ilalagay guys ay sibuyas. Sunod natin ilalagay ay yung hinimay-himay na sardinas. Ito po yung puting sardinas. Hindi po siya wala po siya tumig. Dahil puting sardinas po ang ginamit natin, hindi ko po tinapon yung sabaw. At alit mong gagamitin yung sabaw ng puting sardinas para mas malasa po ang ating carbonara. Ilagay na po natin ang sabaw ng puting sardinas. At hintayin lang po natin siyang kumulo ng ilang minuto. Ayan na guys, kumukulo na ang ginagawa natin sauce. Ang sunod naman natin ilalagay ang all-purpose cream. Ilagay na po natin. Pakukuluin po muli natin siya ng ilang minuto. So, ayan po, kumukulo na ang ating sauce. Ang susunod po natin ilalagay ay asin at paminta. Tansyahin po natin yung asin at paminta. Yan, okay na po. Haluin po ulit natin. Guys, haluin nyo na nga haluin yung sauce para mas mag-blend yung paminta, asin, tsaka yung kung ano mga condiments na nilagay nyo. Haluin natin ang haluin para mas mag-mix siya, guys. Para mas masarap. So, ayan na guys. Ready na ang ating sauce. So, eto na guys. Tikman na natin ang ating carbonara. Sarap na guys. Kung gusto nyo na mag-aluto, pwede nyo magluto sa inyong bahay. For family and pwede rin sa inyo lang. At dumako naman tayo sa sunod na. Eto guys, yung ingredients natin para sa gravy. Meron tayong cornstarch na kinanaw na sa tubig.
Tapos meron naman tayong soy sauce, ayan. Tapos meron tayong bawang, minta at asin. So ayan guys, yung ating ingredients para sa gravy. Simple gravy. Ayan, mainit na yung kawali guys. Tapos ilagay na natin, maglagay na tayo ng konting mantika sa kawali. Painitin natin siya bilis ang ating. Tapos sunod guys, ilagay na natin yung bawang sa kawali. Ayan, tapos lulin lang natin. Sunod naman guys, ibuhos natin sa kawali yung cornstarch na kanina. Lagyan natin ng konting paminta. Okay na. Tapos haluin ulit natin. Tapos patay na natin ang ating tala. Ayan, haluin na natin. Guys, ito na ang finished product ng ating gravy. Titikman naman natin siya guys kung ano lasa niya gamit itong hotdog. Isasawsaw natin yung hotdog sa gravy. Ayan. Mahilig-init pa siya guys. Guys, yung kahit simple lang yung ingredients, yung naginamit natin, masarap siya. Pwede siya sa kahit anong ulam na prito, basta prito. Pwede siya kahit anong isaw-saw mo sa kanya. Masarap. Pwede rin siya gawin sa bahay ninyo guys, kung halimbawa gusto niyo ng pagsawa. Madali lang siyang gawin. Tsaka yung ingredients niya, murang-mura lang. So ayun guys, maraming salamat sa panonood.